everyone. Welcome and welcome back to our channel. It's me again, my name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So for today's video guys, gagawa tayo ng French toast. The best ito for breakfast, for merienda, and doon sa mga hindi nagra-rice, pwede ito sa inyo. Sa mga bread lang, the best ito, combination with ham, sausage, and the best talaga sa bacon. Para sa ating mga ingredients, so meron ako dito ng white bread, dalawang egg, ng butter, maglalagay din tayo ng brown sugar or white sugar, pwede. Maglalagay din tayo pang topics natin ng Caro light syrup or pwede rin dito a substitute ninyo ay yung honey. Pang toppings lang ito guys. At maglalagay tayo ng confectioner sugar. Mga dash lang yan guys. At maglalagay tayo ng salt, cinnamon, nutmeg, optional to. Kung ayaw ninyo to, okay lang. Pwede nyo nag-skip to. At ng vanilla. At last but not the least, ng milk. Yan. Pwede rin ninyo, kung wala kayong mga ganitong milk, ito kasi yung kadalasan namin ginagamit, or ng fresh milk. Pero kung wala kayo nito, sa mga pangmasa, pwede na dyan yung ibab milk. Tested ko na yan sa aking kusina guys, kaya watch until the end kasi napakasarap nito. Ito yung ginagawa ko guys every time na meron kaming guest na nagbe-breakfast sa amin. Ayan, so mag-start na tayo. Una natin gagawin, meron ako dito ng bowl. Tatlong egg. Pwedeng dalawang egg din lang. Kayo na yung bahala. Magbawas na yung mga ingredients kung konti lang yung gagamitin ninyo. Or kung gusto nyo matry lang. So, 3 eggs. 1/4 na sugar. One and 1/4 cup na milk. Pwede rin ninyo itong bawasan guys. Nasa sa inyo lang yun. Medyo marami lang yung aking gagawin ngayon. 1 tablespoon na vanilla extract. Vanilla. Ito yung brand ko guys kasi naubusan ako. Pinabili ko na lang to. Pero mas lagi kong ginagamit is McCormick. Mas maganda kasi yung McCormick. 1/2 teaspoon na cinnamon powder at 1/8 lang na teaspoon na nutmeg. Optional to guys, kung ayaw ninyo, huwag na kayong maglagay. Pero nagdadagdag sarap din yan. So, imit lang natin ito lahat. I-mix lang natin para lahat mag-combine yung mga ingredients. At maglalagay din pala ako, hindi ko pa nailagay pala. 1/8 teaspoon din lang na salt, kunti lang. Yung mag-balance lang yung kanyang lasa. Kasi naglagay tayo ng sugar. So para maging balance yung kanyang lasa. At mas ma-enhance yung lasa ng ating mga ingredients. Kaya naglalagay tayo ng salt. So, hindi naman yun halata. Hindi yung mahalata. So, imimix lang natin lahat. At pag na-dissolve na to, yung ating next step. So, next guys, ilalagay na natin yung ating bread. Ibabad lang natin siya ng mga ilang minutes. Pero, depende ito sa inyo guys. Choice ko lang to. Mas gusto ko, binababad ko muna siya. Ma-absorb niya yung syrup, yung ating mga ingredients dito. Pero pwede rin namang mabilisang babad lang at okay na yun.
So iwan ko muna siya ng 1 minute. At habang tayo'y nakababad dyan, ay nagpapainit ako ng ating pan. So dito na tayo, guys. Pinainit ko na to. Medyo low heat lang. At maglalagay lang tayo, guys, ng butter. Spread lang natin sa ating pan. At ilalagay natin. Ay, hindi pa mainit. Pero okay lang yan. Mas na-absorb niya yan, guys. So, ito na siya. Gagamit ako ng malapad. So, ibabrown lang natin itong top, guys. Ito yung pinakagusto ko, guys, kasi pag maraming butter akong nilalagay, na-absorb niya yung butter. At mas nagdadagdag yan ng sarap. Check na natin. Baka nasunog na. Yes. So, ito yung gusto nating ma-achieve. So, babawasan ko na ulit yung apoy. Ayan. So, pwede rin ninyo, guys, slice ninyo yung ating, yung inyong bread. So, gagawin ko is slice ko yung iba. Para mas hindi siya mahirap i-toast. Nahirapan ako dito. So, ito yung the best na part na maganda kakagawa. Hindi kasi siya pantay, guys. Slice ko kaya to. Good luck. Ganda. Mga sugatan yung ati. Huwag nyo gagayahin to, guys. Kung gagayahin nyo, ingat na ingat. Baka masugatan yung inyong pan. Okay palang inahati para mas naluluto siya. Okay na to. Yan. Okay na to. Mas okay siya. Gagawa lang muna tayo ng 4 na piraso. Papakita ko lang sa inyo. So, meron pa akong natira. Marami kasing gagawin ko. Meron pa akong natira. So, ito, okay na to. Masarap ito, guys. Yung combination nito ay, pinakamasarap nito ay, yung crispy na bacon. The best ito sa almusal. Low na yung ating heat. Next ko na. Magdadagdag kayo ng butter kapag natutuyuan na. Kasi mas masarap ang maraming butter. So, na-absorb niya yung butter. Mas malasa, malasa. So, okay nito siya. So, ayan guys, ito na, na-arrange ko na siya. Ayan. So, lalagyan lang natin ito ng butter. Medyo spread lang natin. Ayan. So, depende yan sa pag-arrange ninyo, guys. Pero kasi ganito yung ginawa ko.
at lagyan natin ng kaunting confectioner sugar. So dash lang ito. At ng pwedeng honey, pero ang gamit mo ngayon is yung Karo na Life Port Zero. So, konti lang. Pero may honey din kami. Ito lang yung pinili ko kasi dito nagagamit. Ayan. So, ito na yung ating French toast. Ayan. So, kung ikaw ay bago sa aking channel at hindi ka pa subscribe, please subscribe. Pakiring the bell all na rin para every time na nag-upload ako ay manunodify ka. At guys, pakipalo naman ako sa aking Facebook page, In the Kitchen Club. At maraming maraming salamat sa inyong panunood. Sana ay magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. At don't forget guys, meron mga nire-recommend sa YouTube channel na aking mga videos, pwede nyo itry. Dahil lahat ng aking mga recipe na ina-upload ay try and tested sa ating kusina. So maraming maraming salamat at bye-bye!